And so welcome, welcome po muli sa ating pong channel at maraming maraming salamat po sa patuloy po niyong pagsubaybay at pagsuporta po sa ating pong mga ginagawang video guys, no? So kung bago lang po kayo sa ating pong channel at ngayon lang po kayo nakabisita ay huwag pong kalilimutang mag-subscribe na po upang sa ganun ay mas malawak pa at mas marami pa po ang ating pong mapapaabutan. Kapag ka-inspired na inspired po tayo na gumawa ng mga ganitong mga video guys, no? So huwag pong kalilimutang mag-like, mag-comment at mag-share po sa inyo pong mga kaibigan para sa ganun ay matulungan din po sila kapag ka mayroon po silang mga ganitong mga karamdaman. Huwag po tayo magpatuloy sa ating pong gagawing video ngayon sa araw nito ay gusto ko po munang shout out si Nikki Matira, yung ating pong kaibigan guys. Kung hindi pa po ninyo siya na papanood yung mga video niya at na-subscribe, ay subscribe na po. Ayan, so maraming maraming salamat. So today's video, ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa isang disorders na naman na karaniwang mga sakit, lalong-lalo na sa mga bata. Ito yung ubo guys, no? At hindi lamang sa mga bata pala ito. Ito ay panglahatan, no? Kahit baby hanggang sa matatanda ay nakakaranas po ng ubo guys. Ngayon ang ating pag-uusapan ay kung paano ito gamutin ng natural lamang po na paraan na kung saan ay napakadali lamang po guys, no? So sana po ay mapanood po ninyo hanggang sa umpisa, hanggang sa matapos po, para sa ganun ay malaman po ninyo kung paano po yung tamang proseso at dosage kung paano i-take itong mga natural na paraan na ito guys, no? So may dalawa po tayong treatment na gagawin, katulad po ng ating pong nakarang mga video guys. Ang una po ay yung patungkol po sa pagpapagaling ng tubig sa natural na paraan, no? Tinatawag po nating water treatments guys, no? So unang-una pong gagawin po natin ay mag-apply po tayo ng fomentation on the chest and on the back, no? Sa dibdib at saka sa likuran guys. So, pangalawa naman ay mag-steam inhalation tayo. Yan. Magpakulo po ng tubig na mayroon pong dahon po ng lagundi at lagyan po ng asin. Ayan, kunti lamang po para may antibacterial po. At pagkatapos po, kapag nakapagpakulo na po tayo ng tubig ay ilagay po natin sa maliit na basin, kumuha tayo ng kumot at tayo po ay magtitilakbong hanggang sa tayo po ay magpawis, upang lumambot po yung ating pong mga plema at mailabas po natin para tumigil na po yung ating pong pag-ubo guys. Ayan. So ganun po siya kasimple. At ang pangalawang treatment guys ay yung herbal medication. So ano-ano yung mga herbal na kailangan natin dito upang sa ganun ay mapabilis yung pagaling po ng ubo guys. So ang unang-una po dito ay ang lagundi leaves. So alam na alam po natin na kung saan ang lagundi ay napakaganda po para sa pagpapagaling ng ubo. At ang ating pong gagawin ay magpakulo po tayo ng 4 teaspoon of chopped dried leaves po ng ng lagundi at 6 tablespoon of chopped fresh naman po na kung saan ay papakuluan po naman po natin sa 2 baso ng tubig sa loob po ng 15 minutes guys. Na kung saan ay mapalamig po natin ay inumin po natin siya sa dosage na ating pong ibibigay ngayon guys, no? Mga may edad na ay 1/2 cup 3 times a day po, ayan, para sa mga children naman, babies ay 1 teaspoon, 3 times a day. 2 to 6 years old po natin ay 2 tablespoon, 3 beses din sa isang araw. At saka yung 7 to 12 years po ay 1/4 cup, 3 beses din po sa isang araw guys. Ayan, ang pangalawa naman po natin ay ang oregano leaves. Ayan, mabisang-mabisa po ito, katulad po ito ng lagundi leaves guys na nakapagpapagaling sa ubo. Ang ating pong gagawin ay magpakulo po tayo ng tubig na lalagyan po natin ng 1 cup na in-slice na dahon po ng oregano kasama po ang kanyang pong bulaklak sa 2 baso ng tubig within 15 minutes guys. At pagkatapos po mapalamig ay ating pong iinumin ito sa dosage na ganito. Ayan. So, para po sa matatanda ay 1/2 cup, 3 beses po sa isang araw. Para naman po sa mga children, 2 to 6 years old, ay 2 tablespoon po, 3 beses din po sa isang araw. Sa mga 7 to 12 years old naman po ay 1/4 cup, 3 times a day. So, ganito po yung dosage guys at sana po ay sundin po ninyo. Ayan po.
Yan, ang pangatlo naman po natin ay ang manzanilla leaves, no? So, itong manzanilla leaves and flowers ay napakabuti po para sa pagpapagaling din po ng ubo. At mga ka-health, ang gagawin po natin ay magpakulo din po tayo ng isang cup ng chopped dry leaves and flowers po nito sa 1 and 1 half cup of fresh leaves and flowers in 2 glasses of water for 15 minutes po. Ayan. Pagkatapos po pakuluan ay ang gagawin po natin guys ay hintayin lumamig at ang dosage po na susundin ay ganito lamang po, no? Sa mga matatanda ay may edad na, I should say, ay 1 half cup every 4 hours po. Sa mga children 2 to 6 years old ay 2 tablespoons every 4 hours lamang po. Sa 7 to 12 years old naman po ay 1 fourth cup every 4 hours. So ganun lang po kasimple yung dosage po niya guys, no? Ayan, so ang second to the last po natin, ang kantutay leaves and flowers naman po. So kilala po ito sa pagpapagaling din po ng ubo guys, no? At ang tanging gagawin po natin ay magpakulo po tayo ng 1 cup na chinap-chap na press na dahon at bulaklak po ng kantutay guys. At pakuluan po ito sa 2 baso ng tubig sa loob po ng 15 minutes. Ito po ang dosage sa mga may edad na po ay 1 cup 3 times a day po. Sa mga children, sa mga babies po ay 1 teaspoon 3 times a day. So 2 to 6 years old po ay 2 tablespoon naman po sa 3 beses sa isang araw. Sa 7 to 12 years old naman po ay 1 fourth cup 3 beses din po sa isang araw mga ka-health. So ang panghuli po natin ay ang alagaw leaves. At talagang tested and proven na po ito na kung saan ay kayang-kaya po niyang magpagaling sa taglay po niya guys ng mga properties, no? Lalong-lalo na sa ubo o anumang klaseng sakit sa baga. Ayan. At ang tanging gagawin lang po natin ay magpakulo po tayo ng 1 cup of chopped fresh leaves po nito in 2 glasses of water for 15 minutes. Then drain and squeeze 2 calamansi fruit into the decoction. Put 1 tablespoon of sugar. Yun po yung process po niya guys, ha. Nga guys ay sa mga adult po o yung mga may edad na ay 1 cup every 4 hours po ito guys. Sa mga children or babies po ay 1 teaspoon every 4 hours. Tapos 2 to 6 years old naman po ng mga children ay 2 tablespoon every 4 hours. At saka mga 7 to 12 years old po natin ay 1 fourth every 4 hours din po. So ganun po yung dosage po niya guys. Ayan, so maraming salamat po sa panunod po ninyo hanggang sa matapos. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po at i-like din po yung ating pong video. At i-share din po para matulungan po natin yung mga mayroong ganitong karamdaman guys, no? So maraming salamat. Kita-kita po tayo sa susunod nating pong video. God bless po sa bawat isa mga ka-health.